Hey guys, John Tech here, and today papakita ko sa inyo yung comparison ng Monster Hunter Wilds natin using a lossless scaling versus the GPD-G1 external GPU, no? So may nag-request sa akin and may mga nag-message sa akin kung magagawan ko roba ng at least short video kapag naka-lossless scaling siya at habang naka-on yung frame gen, no? Also yung external GPU natin na hindi siya nakakonect sa external monitor. As you may know, yung lossless scaling, yun yung third-party app na mabibili nyo sa Steam para magkaroon kayo ng customized frame gen para sa mga games nyo, no? So, siya yung nagpapabilis or nagpapaganda ng itsura at nagpapataas ng frame rates. So, ito, check natin yung settings natin dito. Ito naman yung ginagamit kong settings nung una. Yung nga lang, binabaan ko yung graphic settings to low. Kasi kapag naka-medium siya, medyo nag-i-stutter na siya, no? Pag medyo ano na yung mga boss, malayo ka na. Tapos, enable ko yung frame gen and yung upscale niya naka-balance. Then, lahat yan naka-default na. Ayan. Itong bloom, ina-off ko yan. Ayan. So, start tayo ng game para makita nyo yung itsura niya habang wala tayong ginagamit na lossless scaling. Digit-labi na lang. Okay, so ayan, pumapalo siya ng mga 50, 40, and 43. Hindi naman siya nababa ng mga 30 sa town. Ano tayo ng quest? Ba si Alma? Okay, so yan, medyo nakikita nyo parang kind of pixelated siya ng konti. And around na bumababa na siya ng mga 30-ish. Yan. Okay, try naman natin i-on yung lossless scaling. Punta lang muna tayo sa safe zone. Fail. Yeah. Ayan, nakita nyo, naging smooth yung ano natin, screen natin. Medyo may coating, konting ghosting siya.
So ayan, nakita niyo yung naka-lossless scaling tayo. May konting ghosting siya. Pero at least medyo smooth siya ng konti kumpara sa hindi tayo naka-lossless, no? So kaya try naman nating ikabit yung GPT G1 natin na hindi nakakabit ang external monitor. Alright, so ito naman yung GPT G1 natin, hindi tayo nakakabit sa external monitor, no? Okay, ito, try natin kung gaano kataas yung frame rates na makukuha natin. Punta tayo ng options. Yan, naka 1080p pa rin siya, no? Ang settings natin dito. Tapos, enable pa rin yung FSR and frame gen. So, yan, naka quality, din naka medium settings to. Tapos, same pa rin ang settings ng GPT G1 natin na naka-external. Enough ko lang yung bloom. Okay, so start tayo ng game. Mapalo siya ng 80 dito, pero tingnan natin sa lobby kung ilan lang. Unlike dun sa naka-external monitor tayo, minsan umabot siya ng 90, 80. Okay, so around 60 siya. Bumababa ng 50-ish. Ayan. Try natin mag-hunt. Post tayo ng quest. Okay, so around 50 siya. Okay, so nakikita nyo around 50-ish lang siya, no? Pumapalo siya min siya ng 60. Pero bumababa ng mga 55. So i-try nating babaan yung resolution. Wait, ha? Tanaw ng safe spot. Safe spot. Okay, pero dito okay. Gawin natin yung resolution niya. Gawin natin 888. Yun, tumalo na siya ng 70 plus. No? Okay pa rin naman ang graphics niya. Then seems okay pa rin naman ang graphics niya, no? Hindi naman siya pixelated dito sa screen natin. And pasok naman siya sa screen ng Legion ko dahil maliit lang, hindi siya talagang ka-size ng monitor. So yan, doon lang siya tumataas pag binabaan natin yung resolution. Unlike pag naka-external monitor tayo, 1080p, yan, napalo pa rin siya ng 70fps. No? I think okay naman. Okay naman siya i-settle sa 800p. Bumababa siya ng mga around 60. Yan. Hindi niya naman siya natonotice talaga. Tsaka wala siyang mga stuttering, mga frame drops, no? So yun lang muna guys, siguro okay na siya. Nakita nyo na yung comparison natin kapag nakagamit tayo ng lossless scaling, tapos yung external GPU natin na GPT G1 kapag hindi nakakabit sa monitor. Kaya nakita nyo naman, very playable siya and very smooth yung graphics niya, no, pag naka external GPU tayo. So yeah, I would recommend na mag-invest tayo ng external GPU para malaro natin ng well-optimized tong Monster Hunter Wilds. So
So yun na muna. Again, this is John Takey. See you again to the next one. And God bless everyone.